Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang pagkaparangal sa dating magulang. Ang pagkaparangal sa dating magulang. Opo, dating magulang po ang ating pag-uusapan ngayon. Tutukoy po sa ating paksa ang magulang at mga magulang natin na maaaring pumanaw na. Ngayon sila po ay buhay pa. Ito po yung tumukoy naman sa ating mga lolo at lolo na pumanaw na. Ngayon po, ano kaya ating maalala sa ating mga pumanaw na magulang at mga lolo at mga lola? At kung talagang ating po sila minamahal, paba't sila maparangalan po? Ngayon sila yung mauna. Kung sakali po na sana naman meron tayong mga yumaong magulang o mga yumaong lolo at lola na naging mabuting mga tao at Kristiyano, ito po may kaugnayan ang sabi po sa Hebreo 13:7. Sabi po roon, alalahanin ninyo ang mga dating naumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya po, kung ating po yung mga magulang, lolo at lola, ay mga Kristiyanong matuwid, tapat at mabuting halimbawa, ito pong bersikulong ito ay angkop sa kanila. Lana kung sila po ay nagturo at nagbagi sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon, paano bang paraan pa sa ating maparangalan? Alahanin po natin sila at huwag natin silang kaligtaan. Ating pong isipin at pagbulay-bulay ng kanilang naging buhay. Alipo sa tularan sila, tularan natin ang kanilang panampalataya sa Diyos na kanilang ipinakita sa magitan ng buhay na may pagsunod, paglilingkod, pumunga para sa ating Panginoon. Halimbawa po, ang iyong maong nanay o tatay o lola at lola ay dating nangaral o nagturo ng Biblia o nagbahagi ng Ebanghelyo. Ba't di natin sila tularan? Di po ba? Kung sila po yung matulungin, nagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan, sana tayo po ay ganun din na tulad nila. Kung nagpamana po ang ating mga magulang, lolo at lola ng alaala, na kanilang buhay na may pagmamahal at pagsunod sa Diyos, nawa po ating pahalaghan ang kanilang alaala. Ating pong silang tularan sa kanilang pagiging mabuting halimbawa. Salamat.